Kumusta mga idol? NBA update muna tayo. Dating general manager ng Golden State Warriors na si Bob Myers, may pagsisisi nga ba na hindi pinili si Tyrese Haliburton noong 2020 NBA draft? Sobrang trending kasi ngayon ang bagong rising star ng Indiana Pacers na si Tyrese Haliburton matapos ang impressive win nila laban sa Milwaukee Bucks para maitawid ang kanyang koponan sa NBA in-season tournament finals kung saan makakasagupa nila ang nag-iinit na koponan ni LeBron James na Los Angeles Lakers. Pinangunahan ni Haliburton ang Pacers para talunin sa in-season tournament playoffs ang mga dominanteng koponan sa Eastern Conference kagaya ng Philadelphia 76ers, Boston Celtics at ang pinakahuling biktima nga nila na Milwaukee Bucks kung saan pinatahimik ng Pacers ang tandem ni Giannis Antetokounmpo at Dame Lillard. Ayon sa dating general manager ng Warriors, tila may bumabagabag daw sa isipan niya matapos ang mala-MVP'ing laro ni Tyrese Haliburton sa NBA in-season tournament. Bago kasi magsimula ang 2020 NBA draft, pinag-workout ng GSW si Haliburton sa kanilang koponan. Kasama ang NBA owner na si Joe Lacob at ang head coach ng Warriors na si Steve Kerr, nakita nila kung gaano kagaling naman lalaro si Tyrese. Pero nung maganap na ang makasaysayang 2020 NBA draft na kasagsagan pa ng COVID-19 pandemic, nagdesisyon ng Warriors na piliin ang big man na si James Wiseman bilang kanilang top overall pick. Madami ding magagaling na players noong batch 2020 na yon ang hindi inaasahan ng GSW na magiging rising star sa panahon ngayon. Kabilang na dito sina LaMelo Ball ng Charlotte Hornets, Tyrese Maxey ng Philadelphia 76ers at Desmond Bane ng Memphis Grizzlies. Naisip tuloy ni Bob Myers na isang malaking pagkakamali pala na mas pinili nila si James Wiseman kaysa kay Tyrese Haliburton na noon ay napili ng Sacramento Kings para sa number 12 pick bago matrade sa Indiana Pacers kapalit ni Domantas Sabonis. Win-win situation naman ang naging blockbuster trade ng Pacers at Kings dahil parehong naging maganda ang performance ni Sabonis at Haliburton simula nung na-trade sila sa koponan nila ngayon. May pagkakataon nga din sana ang GSW na i-give up na si Klay Thompson at piliin si Tyrese Haliburton bilang kapalit dahil nung 2020 na sideline si Thompson dahil sa ACL injury. Napakalaking panghihinayang talaga kung naisip lang noon ni Bob Myers at ng GSW ang magiging kahihinatnan ng career ni Haliburton. Nagkataon din nga na ngayong season ang worst career game ni Klay Thompson para sa Warriors. Sa ika-apat na season ngayon ni Tyrese Haliburton, nag-average siya ng career high 26 points at 11 assists per game na sinamahan pa ng highest shooting percentage na 52% 2-point shot at 41% naman sa 3-point shot. Kaya naman hindi katakataka na isa siya sa top candidate ngayon para maging NBA MVP. Sobrang hanga din daw ni Bob Myers kay Tyrese dahil napakasimpleng tao lang niya at walang kayabang-yabang sa katawan. Kaya naman daw maganda ang nilalaro ng Indiana ngayon dahil sa leadership na pinapakita niya sa kanyang koponan at sa tingin niya ay nagugustuhan din siya ng mga teammates niya sa Indiana dahil halos lahat daw ng players doon ay maganda na din ang tinatakbo ng laro. Isang halimbawa na din si Miles Turner na makailang beses nang lumabas ang pangalan sa trade talks pero ngayon ay namamayagpag na ang laro dahil sa ganda ng relasyon nila ni Haliburton sa loob at labas ng basketball court. Hindi daw siya katulad ng ibang NBA superstar na namimili ng kanyang koponan na paglalaroan para lang magkampyon. Kaya naman para kay Bob Myers, isang malaking pagsisisi daw na hindi niya pinanindigan ang pagpili kay Tyrese Haliburton at eto na daw siguro ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang 12 years na pagmanage sa Golden State Warriors.